Ito po muli si Father Dave sa atin, di po ba Father, that we may become a better person today than yesterday. Sana kayo po ay nasa mabuting kalalagayan. Ano po? Ingat po palagi. May virus pa. Ano po ang tanong? Ang tanong po ay, pwede po bang binyagan yung batang namatay na hindi na binyagan? Pwede po bang binyagan ang batang namatay na hindi nabibinyagan? Ang sagot po dyan ay, ang sakramento ay para lamang sa buhay. Ang sakramento ay para lang sa buhay. Ano po? Kung patay na, hindi na yan mabibinyagan. Ano po? Hindi na yan mabibinyagan. Lahat ng sakramento ay para sa buhay. Kaya nga, yan ay naipamana ng mga matatanda. Ano po? Naipamana ng matatanda doon sa kanilang mga anak na hindi naman nagtanong kung bakit ginagawa, na pag nagpapabinyag, kinukurot yung bata. Kinukurot, pinipilipit yung paa. Ano po? Hindi pinapakain. Ano? Kasi ang paniwala nila, dapat pag binibinyagan daw, umiiyak ang bata. San ba nakuha yan? Yan po ay naipamana ng matatanda kasi nung unang panahon, kung saan, alam naman natin, malalayong lugar yung mga tirahan, ang simbahan nasa sentro lang. At hindi naman palaging may binyagan, ano po? Para sinisigurado ng pari, ng obispo, na yung tumatanggap na sakramento ay buhay. Kasi yung iba, nakamantel eh, nakabalot. Paano wala lamang buhay yan? Ay dapat umiiyak yan kasi wala namang patay na umiiyak, di ba? Ano? So kinukurot, pinapaiyak. So sigurado siyang ang binibinyagan ay buhay. Pero alam mo namang tumatalon-talon yung batang yan, paiyakin mo pa. Yan po ay kaugalian, hindi pamahiin, yan ay kaugalian na ipinasa noon. Ano po, para siguradong ang binibinyagan ay buhay, di pinapaiyak. Kasi ang sakramento ay palaging para sa buhay lamang. Kaya yung mga drama-drama na namatay yung kasintahan at magpapakasal ko, no? Pakakasalan yung patay. Sorry for the words. Hindi yan totoo. Ano ibig sabihin? Hindi yan effective. Ha? Sabi ng isang pare, kalukuhan yan. Sapagkat ang sakramento ay para sa buhay. Para sa buhay. So, ang binyag, lahat, kumpil, ano po, mahirap naman may nangumpisal na patay, di ba? Ano? Ang hirap na, patay na ako, Father. Anointing of the sick, hindi anointing of the dead. Anointing of the sick. Palaging buhay. Ang kasalan, buhay. Ang ordination, buhay. Ha? The sacrament is always for the dead. I mean, for the living, not for the dead. Ano po, inuulit ko, ang sakramento ay para lamang sa buhay. Kaya nga, ang tanong, Father, pwede bang binyagan na lang namin yung bata? Kasi ililibing na hindi nabibinyagan? Ay, hindi. It's always for the living. There's always a prayer in funeral masses for a baptized child and unbaptized child. Darating na, yung in the coming days, I will discuss that. Ano po? Kasi mayroong mga ibang sekta na nagsasabing, wala namang nasusulat sa Biblia na dapat ang bata ay binibinyagan. Dapat matatanda lang. Paano magkakaroon ng paghingi ng tawad ang bata na hindi pa naman niya nagkakasala? You have to remember there are two baptisms during the time of Jesus. The baptism of John is the baptism of repentance. But the baptism of Jesus that was being passed on
in the commissioning, go throughout the world and baptize everyone in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. The commissioning, the baptism of incorporation to the kingdom of God. If you read the books or the in the Acts of the Apostles, you read it, the main instruction of Saint Peter is to baptize the household so that your children, oh, children, sinabi yun, kasama doon. Sabi, hindi naman nakalagay doon, baby's father. E sabi, children. Basta children, hindi adult. Ano? Mahirap yung kaya pilosopo. Mga minamahal na mga kapatid, ang sakramento ay para lamang sa buhay. Yun pong sa hospital, ano pa, yun pong emergency baptism na tinatawag, yan po ay kung in danger of death yung bata, in danger of death. Kung hindi naman in danger of death, hindi yan binibinyagan. Even though it was baptized in danger of death, still, pag nabuhay yan, pabibinyagan nyo pa rin yan sa simbahan. There are preconditions. Kaya nga yung general absolution is when the person is in danger of death. Hindi ka naman namatay. Mangumpisal ka. Ano ka? Mangumpisal ka. Kaya nga po. Ano pa? Inuulit ko, ang sakramento ay para lamang sa buhay. Ha? Yung mga dramang nasa kabaong na, I love you. Tumigil kayo, ha? Tumigil kayo. Pagpatay, dapat parehong buhay. Ano po? Parehong buhay. Ito po. Ito po muli si Father Dave sa ating Di Po Ba Father, that we may become a better person today than yesterday. Batiin mo naman kami, Father, sa taga is. Ano po? Naalaala ko tuloy yan. Ano? Sabi nung isang parokyano sa kanyang pari, sabi niya, Father, galing kay Isim. Hindi, galing akong is. Binabati ko po mga taga is. Ano? Marikina daw sila, ano po, batiin. Batiin muli ang mga taga Baguio at ang mga taga Singapore. Ano po? At ang mga taga-Taiwan. Ha? Ang mga taga-Taiwan. Anyway, magpapakabait kayo, ha? Magpapakabait. Ano pa? God bless.